15 ng Pebrero, Biyernes, sa 5th linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon, papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Decapolis, may mga nagdala sa kanya roon ng isang bingi na halos di makapagsalita at hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. Matapos siyang ihiwalay ni Jesus sa mga tao, iniligay niya ang kanyang daliri sa tenga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Ephata, nang ibig sabihin, buksan. Nabuksan ang mga tenga ng tao at biglang nakalag ang dila niyang nakabuhol, kaya nakapagsalita siya ng tuwid. Tinagubilinan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kaninuman, ngunit habang pinagbabawalan sila, lalo naman silang nagpapahayag. Labis na namangha ang mga tao at sinabi nila, pinaiigin niya ang lahat, nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tumingala siya sa langit at sinabi, Ephata, nang ibig sabihi, buksan. Ang nakakaawang kalagayan ng taong bingi ay larawan ng masaklap ding kalagayan ng taong hindi pa nakakarinig sa salita ng Diyos, sa mabuting balita ni Kristo. Dahil nga hindi siya nakakarinig, hindi rin niya may babahagi sa iba ang mabuting balita. Isipin mo ang pakiramdam ng isang bingi sa gitna ng mga nagkukwentuhang magkakaibigan. Nagkakasayahan, nagbibiruan at nagtatawanan ang lahat maliban sa bingi dahil hindi naman niya naririnig kung ano ang pinag-uusapan at pinagtatawanan. Ganon din naman, hindi niya masasabi sa iba ang katatawanan dahil hindi nga niya ito marinig. Ang isang taong nakarinig at buong pusong tumanggap sa salita ng Diyos at sa mabuting balita ni Kristo ay tiyak na makararanas ng kakaiba at malalim na kagalakan at kapayapaan ng puso. Bunga nito, hindi niya mapipigilang hindi ipamalita ang kanyang narinig. Sa pagkabukas ng kanyang tenga para makarinig, nabubuksan din ang kanyang bibig para makapagsalita. Pagsasagawa, paano mo ibinabahagi sa iba ang mabuting balita ni Kristo? Pero narinig at tinanggap mo na ba si Kristo sa buhay mo? Paano niya binago ang buhay mo?